Good day, my child. Welcome back mga katuka dito sa J&J Aviary TV. Itutuloy na natin yung training ni... Sino yun? Ni Matcha at saka ni Ocean. So, ayan sila mga katuka. Ayan. Medyo naging mailap na naman sila. Kasi yun nga, nung nasa hospital si Mrs. Tuka, mga ilang araw natin sila hindi masyadong na hand feed. Ayan, puro seeds. Talagang nakakulong lang sila mga katuka. Hindi natin sila masyadong nasikaso. Nilalagyan ko lang sila ng pagkain tsaka inumin sa cage nila. Ayaw na naman nila sa akin. So feeling ko, pag simula ng training natin mamaya, kung mahihirapan tayo, baka nga hindi sila sumunod sa akin. Hindi totoo yan. So susubukan kong bumalik sa step 1. I-re-remind ko lang sa kanila, ipapaalala ko lang sa kanila kung ano na yung mga natutunan nila at saan kami natapos. Then proceed tayo agad sa step 2 pag naging okay naman. So, yun. Basta ganun lang mga katuka. Kapag ka nagtitraining kayo, natapos nyo na yung step 1 sa nakaraang video ko. Pagka napunta na kayo sa step 2 at hindi sila sumusunod, huwag nyo silang pupwersahin. Babalik lang kayo kung saan yung huling natutunan nila. So, kapag ka hindi sila sumunod sa akin mamaya, babalik at babalik lang kami sa step 1. Ma'am, galing mo pala dyan ah! Malalaman natin mamaya yan mga katuka. So, tara. Simulan natin to. Let's go! Touch! Good bird. Touch. Good bird, Ocean. Lagi nyo rin i-compliment yung mga ibon nyo, mga katuka. So, sabihan nyo ng good bird, good job, o kung ano man. Good bird. Touch. Touch. Good bird, Ocean. So, yun. Seems na natatandaan pa naman niya kung saan kami natapos. So, ngayon, diretso tayo sa step 2. Yun pala mga katuka, kapag natuto na mag-turn yan or natuto na ng tricks yan, may mga time na magpapakitang gila sila sa inyo. Magti-tricks-tricks sila kahit hindi nyo naman sila pinapatricks. Ibig sabihin, no, nangihingi sila ng treats. So, bigyan nyo pa rin ng reward. So, tara. Ito yung step 2 natin. Papaikutin natin to, papasundan natin sa kanya at paparinig na natin sa kanya yung voice signal na gusto nating matutunan niya kapag pinapagawa natin yung turn. So in this case, ang ginagamit ko again, turn. Pero nasa inyo yan, pwedeng gamitin yung spin, roll, o kung ano man. Ako kasi nasanay na ako sa lahat ng ibon ko, turn ang ginagamit ko sa pagpapaikot sa kanya. So tara! Turn, 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 turn. Good bird. Kapag naikot, ibigyan ko siya ng treat. Turn, 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 turn. Sa step 2 mga katuka, very important na mag-focus kayo sa isang ibon. Kailangan one bird at a time. Kasi mahirap pag dalawa sila, magkakagulo lang yan, mag-aagawan sila sa treats. Isa pa pala mga katuka, dapat unti-unti sinasanay nyo sila ng pawala na ng pawala to. So paiksi ng paiksi hanggang sa dapat masanay sila na daliri na lang. That's it for Ocean mga katuka. Punta naman tayo kay Matcha. Busugin lang natin si Ocean. Touch Matcha. Good bird Matcha. Touch Matcha. Touch. Touch. Good bird Matcha. Touch Matcha. Touch. Touch. Touch Matcha. Good bird Matcha. Touch. Good bird, Matcha. So, yun. Step 2 tayo, mga katuka. Kagaya lang ng ginawa natin kay Ocean. Papasundan lang natin sa kanya to.
So isang turn pa siguro mga tuka, tapos okay na rin yun para kay matcha. Maiksi lang dapat lagi ang training natin para hindi sila ma-overtrain, hindi sila ma-stress. Isa pa, then ano na tayo kay ano, busugin na natin si matcha. Turn, 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 turn. Good job matcha. Day 2. So for today, ulitin lang natin ginagawa natin pero itatry natin i-minimize na tong chopstick. Subukan natin kung kakayanin ng daliri lang. Subukan natin easy yan mga tuka. Silalap ko ng konti yung daliri ko. Subukan natin mas maiksipay. Pantay natin sa daliri ko mga tuka. Subukan natin alisin na ito mga tuka. Alisin ko ito. Ito yung pong susunod sa daliri ko. Subukan ko kung kaya ko siyang i-advance mga to kasi nag-turn siya kahit hindi ko siya pinapa-turn. So parang alam niya na kapag umikot siya, makakuha siya ng treats. Almost nasa step 3 na tayo mga to kayo. Hindi ko na kailangang ipasunod siya sa kamay ko. Hindi ko na kailangang iikot yung kamay ko. Ayun na kasi yung step 3. Good bird, matcha. Turn, matcha. Turn, 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 turn. Good bird. So, busugin na natin si matcha mga toka. So far, so good. Sobrang ganda ng pinapakita ni matcha sa training niya. Masasabi na natin certified na marunong na siya mag-turn. So nakita niyo yun, umikot siya kahit hindi ko siya pinapaikot. So meaning, nanghihingi siya ng tricks kasi alam nila na sa tuwing ginagawa nila yun, nakakuha sila ng reward. So yun, tingnan natin kung umikot pa ulit siya. Turn matcha. Turn. Turn matcha. Turn. Turn. Good bird! Wow! Konti na lang to mga katuka. Masasabi na natin certified na marunong na siya mag-tricks. Gagawin lang natin kay Ocean kung ano yung ginawa natin kay Matcha. So, subukan natin kung kaya rin yung gawin kung ano yung mga nagawa ni Matcha. Subukan natin paiksin to mga katuka. Huwag natin ipantay mga katuka. Pusin na natin ito mga katuka. Kaya natin. Tignan natin mga katuka kung iikot din siya ng pusa. Okay. Okay. Day 3. Sige natin kung ano lang improvement yung meron sila. Tara! Turn. Turn. Turn Ocean. Turn. Turn, turn. Turn, turn. Turn, turn. Turn. Turn Ocean. Turn, turn, turn. Wow! So itong ginagawa kong mga toka is step 3 na ako ng training nila. So again, yung step 1, yung pagpapatouch natin ng counterclockwise, paikot ng paikot. Tapos yung step 2 natin, pinapasundan natin sa kanya yung daliri ko, either yung daliri ko or yung chopstick na hanggang sa makaikot siya. Yung step 3 natin, dapat hindi na umiikot yung daliri natin mga tuka. Hindi na umiikot yung kamay natin. Nandito na lang sa ibabaw niya, ipapaturn natin siya. Yung step 4 natin, dapat kahit hindi na nasa ibabaw niya, senyos na lang natin at salita, mapapaikot natin siya. Wow! Then step 5, it's either senyos na lang ng walang salita or salita na lang ng walang senyos, dapat iikot siya. Turn. Okay, lipat naman tayo kay matcha ngayon mga katuka. Turn, 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 turn. So, sa tingin ko mga katuka bukas, pwede nating simulan yung step 4 ng training nila. Wherein,
susubukan natin ang salita lang, good vibe matcha. Nakita niyo yan mga katoka, kahit hindi natin siya pinapagawa, kasi nga, dahil alam niya na nandun siya na nakakuha ng treat. Day 4. So, simulan na natin mga katoka, yung last day ng training ni matcha. Turn matcha, turn, 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 turn. Good bird matcha. So siguro dito na rin natin tatapusin yung training nila sa pagka-turn. Sige, makikita naman na natin yung ano eh, yung bunga ng pagka-training nila. Ocean, turn, 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 turn. Good bird, Ocean. Difference din mga toka, kung mapapansin nyo, kung matatandaan nyo pa, dun sa naunang video natin, si Matcha, nung sinimula natin siya sa training, actually isa siya sa mga nagpahirap sa atin nung nagsisimula pa lang. Medyo ayaw niyang sumunod. Pero nakita nyo ngayon, from the scratch na wala siyang kaalam-alam, ngayon, nagpapakitang gilas na. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Kung umabot na kayo mga katoka sa part ng training na to, sa mga ibon nyo, ituloy-tuloy nyo lang hanggang sa masanay sila. Yung tipong kahit hindi kayo nagsasalita, dapat umiikot sila pag nakita pa lang nila yung senyos ng kamay mo. Or kahit na hindi ka sumisenyos, nagsasalita ka lang ng turn, turn, turn matcha, turn, turn, turn matcha. Then, dapat susunod sila. That's everything mga katoka para sa training ni Matcha tsaka ni Ocean. Hi. Ayan si Bibi Tuka. Ayan si Kambal Tuka. Tuka. So that's everything mga katuka para sa training ni Matcha at saka ni Ocean. Para sa mga hindi nakapanood ng part 1 or ng step 1 ng video na to, ilalagay ko sa pin comment yung link ng part 1 ng video na to. At doon naman sa mga nakatapos at nakarating sa final step ng video na to, ituloy-tuloy nyo lang mga katuka yung pagtitraining sa mga alaga nyong ibon hanggang sa masanay sila sa turn. So sana nakatulong tong video na to mga katuka para sa pagtitraining ng mga ibon nyo. At abangan nyo mga katuka yung pamimigay nating dalawang kakatil, dahil malapit na nating i-draw yung pamigay natin ng dalawang hand-feed na kakatil. Baka next week mga katuka, i-draw na natin yan. Sa mga gustong humabol, pwedeng-pwede pa kayo humabol mga katuka. Para sa instruction ng pagsali dun sa paraffle natin, lalagay ko rin sa pin comment yung link doon sa video kung saan nyo makikita yung instruction para makasali kayo dun sa pamigay natin ng dalawang hand-feed na kakatil. At syempre, para madagdagan yung entries nyo, just keep on inviting sa mga ibang mga kakilala nyo na mag-subscribe sa channel namin. 2 invites is equivalent to 1 raffle entry. Additional 1 raffle entry mga katoka. Maraming salamat mga katoka para sa patuloy na pagsuporta sa amin, para sa walang sawang panonood ng mga video vlogs namin. Again, ingat kayo palagi mga katoka. Please always stay safe. You stay away from COVID. Maraming salamat sa inyong lahat. And please always make sure to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos namin. Maraming salamat mga katuka!